Yung topic natin, nandiyan naman po, nakita ninyo. Problema sa palasyo, problema din ng bayan. Mr. President, pakiayos mo na. Nakuha niyo yung title? Malalim ba yung title o mababaw? Hindi po intriga yan. Totoo pong nangyayari na. Kitang-kita na po ang mga pangyayari. Tatlo na po yung nawala sa gabinete. Dalawang sekretary at isang chairman. Napakahalaga po naman ng chairman. Lahat sila importante. Lalo na yung, kasi yung chairman hindi pangkaraniwan eh. Commission on Audit. Nag-resign na po yung chairman ng Commission on Audit na si Attorney Jose Calida. Sinabi lang health reason. Basic na dahilan niya. Tatlong buwan pa lang may health reason na. So, something wrong. Dahilan lang yan. Secretary, Press Secretary Angeles, yun din ang dahilan. Health reason. Wala pang tatlong buwan eh. 96 days lang today, may problema ang kalusugan nila. Again, sinabi na. Simpleng reason yan. Alam niyo sa ating gobyerno, kahit nung araw, madalas yan ang dahilan. For health reason, nag-resign, malis. Kasi yung dahilan na wala kang magagawa kasi kalusugan na nakataya. Pero bakit bigla ang mga sakit? Madalit sabi, pasintabi na. Yun ang sinabi nila, naniwala ba kayo? Ako hindi ako naniwala yung dahilan. Pasintabi na kay Calida, pasintabi na kay Press Secretary Angeles. Yun ang kanyang dahilan, pero hindi ako naniwala. Si Attorney Vic Rodriguez, umalis. Hindi naman health reason ang dahilan. Ako, ang pakiramdam ko yung nangyari kay Vic Rodriguez, nangyari kay Secretary Angeles, nangyari kay Chairman Calida, hindi nakakalayo. Nuri ko, hindi nakakalayo. Hindi ko sinabing pare-parehas. Hindi nakakalayo ang mga dahilan. Sayang. 90 days pa lang, 96 days pa lang, wala pa tayong wala pang 100 days. Kaya ulitin ko, basahin po ninyo ang title. Problema sa palasyo, problema din ng bayan. Tama o mali? Problema sa palasyo, problema din ng bayan. Kasi po ang gobyerno, taong bayan. Kayo ang naglagay kay Pangulong Marcos. Tayo, kasama ko dyan. Kasama ko sa 31.5 million from day one. Before, during, election, and after election. At until now. Kaya, tinuturing ko na problema sa palasyo, problema rin ng bayan. Kasi tayo mamumblema rin yan. Kaya nga, nakasunod. Di ba yung nakasunod doon? Mr. President, pakiayos mo na. Pakiayos mo. Ang linaw, di ba? Nakuha ba ninyo ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, si Pangulong Marcos lang ang makakapagbigay ng solusyon sa problema sa Malacanang. Dahil siya ang Pangulo. Siya ang inihalal ng taong bayan. Siya ang chief executive. Siya ang commander-in-chief. Alam niya itong problemang ito kung bakit. Hindi totoong health reason. Ang lalakas nila nung wala pang issue eh. Sintabi na po sa inyo, naging dahilan lang nila yon. Dahilan nila yun. Pero yun naman eh, hindi sa apilitan. Kung kayo maniniwala, health reason, nasa inyo. Kung hindi, nasa inyo yan. Ako hindi. Hindi ako naniniwala. I know me something. I know may nangyayari sa loob. Ayaw kong gumamit ng lingwahe ng ginagamit ng iba kasi pangit yun. Diba may sinasabi silang ganito, ganito sa Malacan. Ayaw ko nun. Kasi sinasabi ko, something wrong in Malacanang. Kaya Mr. President, I know, alam mo ang problema. I know, alam mo rin ang solusyon. Ikaw lang, Mr. President, ang makakasolve ng problemang ito. Sa gabinete mo, sa taong bayan. Nababahala na po, Mr. President, ang mamamayang Pilipino. Nababahala na po ang mga supporters nyo. Marami na po nagtatanong, what happened? Nagtatanong sila at nanghihinayang na, Mr. President.
Nagugulat na sila, nagtatanong na sila, may kasunod ng panghihinayang, Mr. President. Kasi napakaaga pa, wala pang 100 days, may ganito nang nangyayari. Executive Secretary, binugbog, siniraan, napilitang mag-resign para isalba ka, Mr. President. I know, alam mo yan. Nagsakripiso si Vic Rodriguez para isalba ka dahil mahal ka niya, pinaghirapan ka niya, nakatulong siya bago ka naging Pangulo. Isa siya sa tumulong, haligi ng pagkapanalo mo noong nakaraang eleksyon. Pero nag-resign siya para isalba ka. Hindi mo napigilan ang mga bumabanat sa kanya. Secretary Angeles, dinububog din yan. Masakit sa kanya yon. Siguro baka nga nagkasakit, pero hindi ako niwala may sakit. Isipin mo, nasa Malacanang pa. Nasa Malacanang pa siya, dalawang linggo na pinag-uusapan si papalitan. Dalawang linggo na pinag-uusapan na hindi na sa Malacanang, pupunta ng Malacanang ang papalit daw sa kanya. Anong klase naman yan? Ikaw ba magkakaroon ng peace of mind? Magiging maganda ba ang buhay mo na nagtatrabaho ka? Tapos nakikita mo at naririnig mo na yung gustong pumalit sa'yo at gustong ipalit sa'yo nagpupunta ng Malacanang. Di ba napakasakit nun? Babae pa si Attorney Angeles. Masakit po yung Mr. President. Kahit sa simpleng tao. Halimbawa, sa private sector, ikaw yung head ng isang opisina. Tapos nakikita mo, nababalitaan mo, yung mga empleyado mo, yung mga tao mo doon, nagkukwentuhan. Tapos pag lumapit ka, titigil ang kwentuhan. Pagtalikod mo, kwentuhan ulit. Ikaw ang pinag-uusapan. O si ma'am, o si sir, nandito na. Nandito pala siya. E di ba papalitan na yan? E di ba yung papalit dyan, inandyan na sa kabilang kwarto? Ang sakit po nun, Mr. President. Hindi ako spokesman ni Angeles, Secretary Angeles. Hindi ako spokesman ni Rodriguez. Nagpapakatotoo lang ako dahil ako po yung nagsakripiso rin eh. Pero hindi ako naniningin. Nagsakripiso din po ako para manalo kayo at manalo ang bayan noong nakaraang eleksyon. Pero itong mga taong ito, ano ba kasalanan nila? Kung meron silang kasalanan, bakit hindi nyo dinala sa tamang venue or pagkakataon na mabigyan nyo ng due process? Kung meron kayong akusasyon, dalhin sa husgado. Katulad kay Atty. Vic Rodriguez, kung meron kayong akusasyon dyan na kahit na ano, na may nilabag sa batas, dalhin nyo sa korte para malitis. At ako'y naniniwala, haharap naman sila, abogado pa yan. Bakit naman sila tatalikod sa kung may kaso at yun ang pagkakataong idipensa ang sarili? Eh wala naman nung nagpunta ng korte kahit isa eh. Puro paninira lang, puro chismis lang. Para sa akin ngayon, hanggat walang formal complaint sa isang tao, chismis yan.